Guys, magandang hapon. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis ng ating makina. So yan, nilagyan natin ng plastic yung mga fuses natin, yung fuse box natin dito. Pati din po yung ating computer box, tinakpan natin ng plastic. Hindi dapat yan mabasa. Pati yung dipstick natin sa ating transmission kasi hindi pwedeng mapasukan yan ng kahit kaunting tubig. Pati yung ating engine oil dipstick natin, nilagyan din natin. Yung may mga socket na naka-open. Yan, pati yung ating alternator, nilagyan din natin ng cover na plastic. Kasi pagka napasukan ng tubig yan, pwedeng kalawangin yung loob. So, hihina yung supply ng kuryente sa ating battery. Tapos, yung ating compressor, nilagyan din natin ng cover sa may parting pulley niya, sa may clutch, para hindi kalawangin yon. So, hindi maka-apekto sa pag-engage ng ating compressor clutch. So, ayan lang yung mga kailangan natin takpan dyan na hindi dapat mabasa. Computer box, fuse box, yung sa may transmission natin, dipstick, yung mga socket. Ayan, nilagyan natin ang mga cover para hindi siya mabasa. Yung alternator, yung compressor natin. Ayan. Kailangan pag naglilinis tayo ng ating makina, kailangan malamig. So, gagamit tayo ng degreaser. So, ito yung gamit natin. Sa online ko lang po binili ito. So, bali ang halo nito, pagka medyo maraming mga oil sa ating makina, ang halo nito ay 1:1 or one part nito at one part ng tubig. So, pagka hindi naman masyado, mga 1:3, so one part nito at three part ng tubig. So, halimbawa sa isang litro, maglagay tayo ng 1 quart nito or 250 ml at 750 ml ng tubig. So ayan, kung 1:3. Kung 1:1 naman, 50-50, 500 ml ng degreaser at 500 ml ng tubig. So 1:1. So ayan. So bali, gagamit din tayo ng bottle spray. So gagamit din tayo ng bottle spray or spray bottle, kung ano man ang tawag nito. Ang gagawin natin na halo ay 1:1. So, kalahati nito, degreaser, ang kalahati nito ay tubig. So, spray lang natin siya dito sa makina. Pero bago tayo mag-spray nito, kailangan basahin muna natin siya ng tubig. Gagamit tayo ng garden hose. Spray natin niya, pero wag lang yung malakas ang pressure. Yung sakto lang. Para hindi pumasok sa mga socket yung tubig na spray natin sa makina. O hindi mapasukan yung dapat hindi mabasa. Maglalagay na tayo dito ng chemical, yung ating degreaser. So ayan, kalahati, tapos kalahating tubig ang ilalagay natin. Maglagay na tayo ng tubig. Gayon lang natin mawala yung mga bula, tapos dagdagan natin ulit ng tubig. So habang tayo nag-aantay, babasahin lang natin yung ating makina. Bali, hindi masyadong malakas yung pressure nito, guys. Yan. Yan lang. Babasahin lang natin yan. So, medyo matapang ang amoy nito. So, kailangan natin magsuot ng gloves. So, spray natin yung kailangan spray natin dyan. Para matanggal yung mga dumi, pati dun sa may transmission natin. Yan, kung kaya nating linisan yung ilalim, sprayan yung ilalim. So, sprayan din natin. Yan, okay na. So, ganyan lang. Hindi masyadong malakas yung pressure. Okay? So, pagkabasa na lahat, dagdagan na natin to ng tubig.
pa na natin to. Tapos alugin lang natin. Yan. Tapos pwede na tayo mag-spray. Guys, kailangan din natin magsuot ng face mask kasi medyo matapang yung chemical. So maglalagay tayo ng face mask bago tayo mag-umpisa. So, spray na tayo. Isprayan lang natin yung mga lahat ng parte ng ating makina. Isprayan din natin doon sa may oil catch ka natin. Yan. Lalo na dito sa may knock sensor natin. Ito. Tapos itong hose na to, kailangan din natin ispray kasi marami nakadikit na dumi dyan. Dito sa may throttle body natin. Ito. Tapos dito sa may air cleaner natin para matanggal yung mga dumi. Guys, tapos kukuskusin natin siya ng toothbrush para matanggal yung mga dumi. So, nandito guys yung ating knock sensor. Ito, nakuskus natin. So, dukutin natin yung kaya nating madukot pagka nagbabrush tayo. So, sa nagre-request po kung paano ko nilinis yung ating makina. So, ayan po. Ganito po yun. So ayan, pagkatapos natin kuskusin, spray natin ulit.
Pagkatapos natin ispray ulit yan ng chemical. So ngayon bababad lang natin ng mga 10 to 15 minutes bago natin siya babanlawan. Mamaya pupunasan lang natin yan ng ito yung basahan. Tapos pwede nating lagyan ng tire black yung mga rubber para maging makintab tingnan. Tapos yung mga plastic natin, so pwede rin natin lagyan ng tire black. So guys, mag-spray din tayo dito sa may condenser natin at sa may ating intercooler para matanggal yung mga dumi. Pwede natin yan. Condenser, radiator, intercooler. So malilinis yan pagka inspend din natin ang degreaser. Pwede rin tayo mag-spray dito ng palinis natin sa ating evaporator para malinis talaga itong part ng ating condenser, panlinis ng evaporator natin. So pwede natin gamitin yan dito. So ayun nga guys, tapos na yung 10 to 15 minutes na pag-antay natin. So ngayon babanlawan na natin yung ating makina. Spray lang tayo ng tubig. So wag lang masyadong malakas yung pressure guys, yung sakto lang. So ayun nga guys, tapos na tayo maglinis ng ating makina, mag-spray ng tubig. So antayin lang natin ng mga 30 minutes to 1 hour bago natin siya paandarin para matuyo yung tubig sa ibabaw ng ating makina. At para kung sakaling may nabasama na mga sakit, so hindi tayo magkakaroon ng short circuit kung may nabasaman. So kailangan natin patuyuin. Pupunasan muna natin yung mga tubig na hindi matanggal or yung nakastack na tubig. Tapos yung ibabaw ng ating makina, punasan natin yan. Tapos papatuyin na natin. O, tayong basahan. So, punasan lang natin yung ibabaw. So, yung mga nakastack na tubig dito, tanggalin natin. Kung hindi kayang matuyo ng mabilisan, mga nakastack na tubig, so, punasan natin yan. Kuha lang tayo malinis na basahan. Pwede rin kung meron kayong compressor dyan sa inyong bahay, pwede natin ispray ng hangin yan para madaling matuyo. So tayo, wala naman tayong compressor. So antayin lang natin na matuyo yan bago natin tanggalin yung mga plastic. Pwede rin pagka bago tayo magsimula mag-washing ng ating makina, pwede rin natin tanggalin yung
terminal ng ating battery, yung isang terminal, kahit yung negative lang, para siguradong hindi tayo magkaroon ng short circuit sa ating mga wiring. Paniguro lang. Tapos ibalik na lang natin pagkatapos. So ito guys na condenser natin, kahit binisa natin yan ng once a month para laging malamig yung ating aircon. So kailangan natin binisan yan. Ayun nga guys, tapos na tayo magantay. Halos 1 hour na. So tuyo na siya. So ngayon mag-spray tayo nito na tire wet natin. Yan po yung brand niya, Black Magic. So ito po yung gagamitin natin pang spray doon sa mga rubber, sa mga kulay black, para maging makintab siya, para maganda tingnan. Tapos sa mga plastic, so spray din natin para maging makintab yan. So pwede rin guys na mag-spray tayo dito sa basahan, tapos pupunasan na lang natin. So, pwede rin po yan, ganyan. So, yan, tapos punasan natin. Yan. Punasan lang natin yung mga rubber. Spray lang natin sa tuyong basahan. Yan. Spray din natin dito sa may hose natin. Papunta ito sa dito sa ating throttle body. So mabagong amoy nito guys, itong pang spray natin na gamit. Bali pang ano talaga to, pang gulong talaga ito, itong gamit natin. Pero pwede naman yan gamitin sa mga rubber plastic, mga ganyan, para maging makintab lang siya tingnan, para malinis tingnan yung ating makina. Para lalong maging itim yung kulay ng ating mga rubber at yung may mga pinturang kulay itim. Pag sa gulong naman, gagawin natin, kailangan tuyo yung gulong, tapos ispray natin, wait natin ng mga 1 to 3 minutes, tapos saka natin siya pupunasan ng tuyong basahan. Ganyan lang.
Ayan guys, nakita nyo, lalong tumitingkad yung kulay ng ating rubber. Ayan guys, so kahit ito punasan natin, pumukha siyang makintab. So, ayan nga guys, ganyan ang kadali kung paano maglinis ng ating makina. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po nating kakalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.